Isang magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa ating YouTube online class. Ito ang inyong professor, si JF. Natutuwa ako sa mga subscribers natin, viewers natin na tumatawag sa akin ng Professor JF. Okay? Shout out sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay at suporta sa ating channel sa panonood sa ating mga videos. Anyway, ang video ito ay tutorial tungkol sa kung ilang cells ang kakailanganin kung gagawa tayo ng 12 volts, di kaya 24, di kaya 48 volts. No? Maraming tanong sa akin tungkol sa 100 amp hour. Ilang cells ang kakailanganin, Sir JF? At meron din naman 50 amp hour pababa at meron mga nasa pagitan. Kadalasan sa kanila ay mga gumagamit ng 18650 cells, lithium-ion. Meron din naman 32650 lithium-ion phosphate at saka 32700. Well, ang tutorial na ito ay pwede nyo ring i-apply sa mga prismatic cells. Although, alam natin ang prismatic ay may mga, sa isang bloke ay merong 100 amp hour, meron pang mas mataas, ano? So, mag-a-add ka lang ng apat noon, 12 volts na yon. So, madaling gawin yon. Pero, ang formula na ating ipapaliwanag dito ay magagamit natin sa lahat ng klase ng cells. Okay, anumang cells yon. Pero bago natin maunawaan ang formula, ay dapat may paliwanag natin ang basic ng connection. O, dalawa yun eh, no? Isang series, isang parallel. O di kaya parallel series, no? At pag pinag-combine mo yun, nagiging tatlo. Series, parallel, parallel series o series parallel. Okay? Pero pag-uusapan, dalawa lang na. Dalawa lang pag-uusapan natin. Okay? Maliwanag yan, ano? At susunod pag-uusapan natin, yung pangalawa ay ang ilang series sa bawat voltages. Kunyari, 12 volts ilang series yan, 24 ilang series yan, ano? 48 volts ilang series yan. So, ang pangatlo ay yung ano ba ibig sabihin ng 3S 10P, o di kaya 4S 20P, ano? Yung S at saka yung P, ano ibig sabihin noon? Yung number na yon saka yung P na yon o yung S, ano ibig sabihin noon? Pag-uusapan natin yan. No? Ang susunod ay introduce natin yung formula paano mag-compute, ano? At ang formula natin na yon ay basically, yan ay para sa mga brand new cells users. Kung gusto niyo gumamit ng brand new na 18650, kaya brand new na 32650 o 32700 or even na 21700, yan ay magagamit natin, yung formula na yan. Okay? Maging sa mga second-hand users na second-hand cells na 18650, no? Magagamit natin yung formula na yon. At meron tayong paraan para kung paano natin i-compute yun. Tapos, pagkatapos niyan, meron tayong quick recap. Siyempre, i-recap natin lahat ito. So, kung ito ay isa ka sa mga nagtatanong, ano? O di kaya ikaw naman ay, kahit hindi ka nagtanong sa akin, interested ka sa topic na ito, manood ka sa video ito. At ulitin ko, ano? Walang shortcut sa learning. Ang learning ay proseso. It takes time and effort. You really have to use your time. O, di kaya laanan mo to ng panahon, ano? Talagang oras. At saka yung, well, sa effort naman. Wala ka naman ganong gagawin. Magkape-kape ka lang habang pinapanood mo ito. Okay? So, simulan na natin. Tulad na sabi ko kanina, hindi natin maunawaan ang tutorial na ito. Maliban na lang kung babalikan natin ang basic ng connections. Una, yung ating parallel. Pangalawa, yung series. Ano? At may pangatlo pa niyan, actually. Kung i-combine mo yung series parallel or parallel series. Ano? Ngayon, para talagang mas maunawaan pa natin ang gusto, silipin natin ang ating mga cells na gagamitin. Una nating silipin ay ang ating 18650 cells. Ano? Ito ang itsura niya sa close-up camera. Alam na ng lahat to eh. Pero for the sake ng ating mga kasamang baguhan para malaman nila ng gusto ito. Itong nakikita niyong puti na to, minsan ito ay pula o ibang kulay, may itim dyan o may green o anuman, ano? Dito ay puti sa model ng cells na ito. Ito ay Panasonic NCR 18650. Ano? Ito ang positive. Ngayon, ito nakikita niyo rito.
Itong katawan nito at saka yung puwitan na yan ay negative. Kapag walang balot yan, ganito ang itsura niyan. So, ang pagitan ng positive at saka negative ay kung nakikita niyo yung yan, no? Yung itim na yan na parang rubber o plastic, hindi maintindihan, ano? Yan lang yung pagitan niyan. So, ibig sabihin ito, lahat ay negative yan. Negative din yan, negative to. Tapos yun yung positive. So, nagkamali ka ng konti dyan, walang balot dyan, na pagdugtong mo yung negative at saka yung positive, mag-create ng sunog yan. Ganun din naman itong 32650 o 32700. Meron kayo makikita ang ring insulator dyan, plastic, you know. Tapos meron itong positive terminal, meron din itong negative terminal dito sa puwitan. Pero kung tutusin, itong buong katawan nito ay negative. Nasilip natin ang cell kung gaano kalapit ang positive at saka negative terminal, no? Pero mahalaga kasi doon ay makita nyo kung alin ang positive at saka negative terminal. Kaya ko lang pinakita kung gaano kalapit yung negative sa positive ay para sa inyong safety. Magkaroon kayo ng awareness, no? In context sa ating tutorial, ang parallel connection, which is P, no? Makikita nyo doon, meron na kalagay 2P, 10P, 20P, ano? Yan ay ibig sabihin, kapag 2P, dalawang nakaparallel na cells. No? Dalawang ganito nakaparallel. Papaliwanag ko mamaya. At ang capacity, no? Per cell, kunyari, ito ay merong 2.6, no? So, ang dalawang nito na nakaparallel ay mag-a-add, magiging 5.2. Ibig sabihin, the capacity per cell adds up while ang voltage ay pareho pa rin, no? So, having said that, ang ating parallel connection in context sa ating tutorial o gagawin na battery bank, meron tong kinalaman sa battery bank capacity, ang parallel connection. Kuha po ba natin yan? Okay. Ang parallel connection ay may kinalaman sa battery bank capacity. Okay? Dahil ang capacity nag-a-add per cell kapag kinonekta mo ito ng parallel connection. Samantalang, ang series connection naman, ang voltage per cell ay nagdadagdag. Okay? Kung ito naman ay 3.6 nominal, kapag ginawa mo itong dalawa, nagiging 7.2 yan, no? Sa parallel. Pero ang capacity niya ay ganun pa rin, no? The voltage per cell adds up while the capacity stays the same. Ang series connection ay may kinalaman sa voltage ng battery bank na gagawin mo o bubuin mo. Maliwanag po ba yan? Yan ang pagkakaiba ng series at saka parallel, no? So bago natin itabi ito, dapat nyo maunawaan yan. Kung hindi naman ay balik-balikan nyo rin ang video ito. So ngayon, silipin natin ng mabilis ang parallel connection sa series, no? Kunyari may nakita kang o nabasa kang 4P, 10P, 20P. Ano yung 20P, 4P na yon, no? So let's say 4P. Ang ibig sabihin nun ay apat na cells, no? Na naka-parallel. Kapag sinabing parallel, ang connection nun ay negative to negative to negative to negative. So ito ang ating main negative terminal, tong side na to. At positive to positive to positive to positive. Itong ating positive main terminal. Okay? So, yan ang parallel. Ano naman ang series? Ang series ay positive to negative, no? Positive to negative, positive to negative. So, yan ang 3S. Okay. May nabasa ka ngayon. May nakalagay doon sa specs na ginawa ng kusino man yun, ano? Ang sinabi niya ay, meron akong battery bank, meron akong 4P, 3S. Okay. O let's say 3S, 3P. Okay. Ang ibig sabihin noon ay tatlong naka-parallel, 3P, tatlong naka-series. 3P, 3S.
O kung ilang P man yan o kung ilang S man yan. So dapat maliwanag to dahil pag pumunta tayo sa ating formula kung paano mag-compute kung ilang cells ang kakailanganin sa 100 amp hour, maging 12 volts, 24 volts, at 48 volts, importante to. So balik-balikan nyo lang ang video bago kayo dumako sa formula explanation. Meron ding timestamps sa baba, ano? Kung gusto nyo i-click yung timestamps para mag-guide kayo kung saan part na kayo ng video. Bago pala natin puntahan ang ating formula kung paano natin makuha ang capacity at ang bilang ng cells na gagamitin natin, ay dapat malaman muna natin yon kung ilang series sa anumang voltage. Kung ikaw ay 32650 lithium iron phosphate user, ang 32650 ay merong 3.2 nominal voltage, no? At 3.6 to 3.65 maximum voltage. So sa 12 volts, kailangan mo ng 4S, no? Para magkaroon ka ng 12.8 nominal, 14.4 to 14.6 maximum. Okay? Sa 24 volts, kailangan mo ng 8S at yan ang specs. Sa 48 volts, kailangan mo ng 16S. Okay? Ito ang nominal, ito ang max. Sa lithium-ion cells, okay, 18650, meron itong nominal voltage na 3.6, 4.2 volts sa maximum. Sa 12 volts, 3S, meron kang 10.8 at saka 12.6 maximum. 12 volts pa rin to, pero 4S, no? Nagkakaroon tayo dito ng malaking controversy sa 3S versus 4S. Kasi ang lithium-ion 18650 ay alanganin maging 3S o 4S. Okay? So, ibang topic yan. Okay? Tingnan nyo lang yung specs. Sa 4S, 14.4 nominal, 16.8 max. Sa 24 volts naman, perfect ang system voltage kasi tama-tama ito sa inverter o sa load o sa ano pa man, ano? 25.2, 29.4 max. 48 volts is 14S. Alam na natin yung mga S na yan. Okay? Ngayon na nakuha na natin yan, punta tayo sa ating formula. Ginawa ko talaga itong simple para maunawaan ng lahat, ano? Pero ganun pa man, meron pa rin itong pangailangan ng paliwanag. Okay? So, ang formula ganito. Target capacity, you know, kung 50 amp hours man yun o 100 amp hours o ilang amp hours man yun, i-divide natin yun sa capacity ng cell na gagamitin natin. Okay? Kung 32650 yun na 6,000 milliamp hours or 5,000 milliamp hours, i-divide natin doon yun. Ang resulta nun, no, ay magiging bilang ng cells sa 1P, sa isang parallel. Okay? Kuha natin yan, no? So, target capacity divided by cell capacity, ang resulta ay number of cells in 1P. Yung 1P na yun, imumultiply natin sa number of series para sa kakailangan natin voltage. Okay. So, balikan natin itong voltage natin. Sa 32650, 12 volts is 4S, 24 volts is 8S, 48 volts is 16S. Lithium-ion, sa 12 volts ay may 3S, may 4S, depende na lang sa inyo. Ibang topic yan, so hindi natin pag-uusapan dito yan. Sa 24 volts, may 7S. Sa 48 volts, may 410S. Okay? So, kuha natin yan. Ngayon, pag na-multiply natin yon, kunyari, ang 1P, no, resulta dito, minultiply natin sa 4S o 3S, ang resulta noon ay pangkalahatang bilang ng cells na kailanganin natin. Ngayon, gawa natin ng actual computation para ma-guide kayo ng husto, ano. Lagay natin to dito. Let's say, ang ating target capacity na gusto natin gawin, battery bank, ay 100 amp hours. At ang ating gagamiting cells na 32700 ay may capacity na 6,000 milliamp hours or 6 amps. Divide natin yan, 6 amps hours. Ang resulta noon ay 100 divided by 6, nasa
16.6, let's say 16 pieces na lang, ano? 16 cells. Ang 16 cells na yan ay, no, number of cells in 1P. 16 cells in 1P. No? Yan, ito, i-divide, i-multiply pala natin na number of series sa voltage. Ano? Remember sa lithium iron phosphate, 32650, 32700, kailangan natin ng 4S para makabuo ng 12 volts. Okay? Let's say 12 volts ang bubuin natin. Kailangan natin ng 4S. So, ang resulta niyan, so 16 multiplied by 4, that is 64 cells all in all. So, kailangan mo ng 64 cells para makabuo ng 100 amp hour 12 volt battery bank. So, ganyan kasimple yan. Punta naman tayo sa 18650 brand new cells. Okay, tanggalin natin to. Let's say ang target capacity natin is 100 amp hours. Divide natin sa ating gagamitin cells. Kunyari, ito na lang, ano? Straightforward. Gawin natin 2.5 amp hours. Ang resulta niyan ay ilan yan? So, 40, ano? 40 cells in 1P. Okay, so 100 amp hours divided by 2.5 amp hours, 40 ang kailangan natin. Ayung 40 na yan, i-multiply natin sa kung ilang S yung kailangan sa voltage. So 12 volts ulit tayo. So kunyari, ang gagawin lang natin dyan ay 3S. Ano? Depende sa inyo kung gusto nyo mag-4S. Ang resulta dyan, 40 times 3. That's 120 pieces, cells. Ngayon, sa 24 volts, 18650, 100 amp hours, 2.5 pa rin yung ating gagamitin. 40 pa rin yan, no? In 1P. Tapos, multiply natin ang, let's say, 24 dito, 7S, ano? 24 volts. 7S. Ilang cells yan? 40 multiplied by 7S, that is 280 cells. Yan ang kakailanganin mo. So, maliwanag yan, ano? Sa mga users naman ng second-hand used laptop batteries o used 18650 batteries, ganito naman. Isa sa pinakamadaling approach na dapat nating gawin kung gagamitin nating cells na 18650 ay second-hand or used batteries ay gumamit tayo ng repacker.com. May link sa baba, no? Sa video description. Pero kung gusto nyong i-apply ang formula na ito, kung paano gumawa ng specific battery bank capacity, you know, sa anumang voltage, ay pwede rin naman. Ang paraan ay ganito. I-grupo nyo sa bawal capacity ang lahat ng cells ninyo. Kunyari, meron kayong 2,500 dito, meron kayong 2,200 dito, meron naman 2,100 o 1,900, ano? Kapag nagrupo nyo na lahat yan, ano? So, ganito ang magiging computation yan. So, meron kayong 2,500. Meron kayong 2,300. Meron kayong 2,200. O kaya 2,100. Ngayon, apat na capacity yan. Apat na grupo. Kukunin natin ang ating total dyan at i-divide natin by 4 para makuha natin yung average. Okay? So, 2, 5, plus 2, 3, plus 2, 2, plus 2, 1. So, 9,100, i-divide natin by 4 groups, no? Ang average natin dyan ay 2,275 milliamp hours. Okay. 2,275.
Ngayon, dalhin natin ito sa ating computation. Ang target capacity natin is kunyari 100 amp hours pa rin. Ano? I-divide natin by 2 milliamp hours. Or 2.2 na lang. Ano? 2.2. Or 2.3. Rounded up natin 2.3. So, 100 divided by 2.3. So, kailangan natin ng 43 cells. So, pwede natin gawing 44 cells yan. Okay? So, 44 cells in 1P times 12 volts, ano? 3S. Ilan yan? Times 3. 132 cells ang kakailangan na natin. Isang mabilis na recap para sa ating tutorial, pinag-usapan natin ang basics of connection, series at saka parallel. No, ang series ay may kinalaman sa voltage ng ating battery bank at ang voltage per cell ay nagdadagdag while ang capacity ay ganun pa rin. Ano? Hindi nagdadagdag. Yan ang series connection. At sa actual, yan ay positive to negative, positive to negative, positive to negative. Ang parallel connection naman ay may kinalaman ito sa capacity ng ating battery bank. At sa parallel, nagdadagdag ang capacity, ang voltage naman ang hindi. Sa actual, ang connection niyan is positive to positive to positive, negative to negative to negative. At sa mga voltages, may kanya-kanyang kung ilang series. Ano? Sa lithium-ion phosphate, 3.2 nominal voltage, ang 12 volts ay 4S, ang 24 volts ay 8S, at ang 48 volts ay 16S. At ganoon naman sa lithium-ion, may kanya-kanya din sila kung ilang S sa bawat voltage. At ang formula natin ay napaka-simple lang. Ano? Yung target capacity, yung gusto mong gawing capacity ng battery bank, kunyari 100 amp hour, tapos yung cell capacity, yung capacity mismo ng cell na gagamitin mo, no? Yun ang i-divide yun at ang resulta nun ay bilang ng cell sa isang parallel. Tapos yung bilang ng cell sa isang parallel, i-multiply natin by series kung ilang voltage yun, ano? At ang total noon, yun yung bilang ng cells na kailanganin para magbuo ng battery bank. At yan ang kasagutan sa katanungan kung ilang cells ang kakailanganin sa paggawa ng 50 amp hours o 100 amp hours capacity na 12 volts, 24 volts or 48 volts battery bank. Sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa aking channel at panunood sa aking mga videos. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, ay bigyan niyo ito ng thumbs up. Kung hindi naman, ay okay lang. Ibahagi niyo rin ito sa mga kakilala niyo na sa tingin niyo ay nangangailangan ito. Ano? So, sa mulit-muli nating pagkikita sa susunod na video. God bless.